araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ludy. Maaga akong umibig at nabigo. Kaya upang makalimot, iniwan ko ang aming bayan. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Lahat ay ginawa ko upang guminhawa. At nangyari naman yun, at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga taon. Wow! Aling Ludy, ganda pala ng bahay niyo. Oo nga! Ngayon lang tayo nakapasok dito, Vina. Oh. Eh, paano? Lagi sa labas lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin. Salamat nga po pala sa pag-imbita sa amin dito. Oh, nagpa-deliver kasi ako ng pagkain. Ay. Malungkot naman kumain mag-isa, kaya naisip ko nagyayain kayo. Oh. Ay, naku! Wow, makakakain pala tayo ng masarap, Vina! Oo nga, Eva. O bakit? Hindi ba masarap ang pagkain niyo sa inyo? Eh, ako po talagang hindi. Kasi maliit lang kinikita ko sa pagtitindi. Kaya pinagkakasya ko yon sa mga gastusin ko. Uli lang lubos na po kasi ako eh. Ako naman oh, lolo ko na lang yung inaasahan ko. Eh maliit din po yung kita niya sa pagpipedicab. Kaya madalas, hindi masasarap yung pagkain namin. Ang lolo mo lang ang sumusuporta sa'yo? Opo, kaya nga hindi ako makapagkuleyo eh. Hmm. Asan ang parents mo? Eh sabi po ng lolo ko, niloko daw yung nanay ko nung nakabuntis sa kanya. Yun naman nanay ko na wala kwenta. Ayun, iniwan ako dun sa lolo ko. Okay. Ang lungkot pala ng mga buhay nyo. Nga po. Mm. Buti pa, huwag na natin pag-usapan yan, ha? Tara na, kumain na tayo. Siya ang magugustuhan nyo yung mga kakainin natin. Ba, apo! Lo? Ako, ganda naman yung damit at bag na gamit mo, ah. Oo nga po, eh. Hindi nga ako makapaniwala na meron akong ganitong kagandang gamit ngayon. Eh, saan ba galing yan, ha? Eh. Mukhang pang mayaman, eh. Bigay po to sa akin, ng bago naming kaibigan ni Eva. Ha? Oo, siya rin nga binigyan, eh. Pero, mas marami nga lang yun sa akin. Eh, ipinamili kayo, galon? Hindi po. Nagamit niya na to. Ah, eh. Pero, ayaw niya na. Kaya binigay na lang sa amin. Ganun ba? Opo. O eh, taga saan ba yung bago niyong kaibigan? Mm. Naku, mayaman siguro, no? Mukha po siyang mayaman, lolo. Ang ganda nga po ng inuupahan niya. Medyo malayo po dito yung bahay niya eh. Pero, kaya naman namin lakarin ni Eva. Ganun ba? Opo. O eh, paano niyo naman nakilala? Hindi naman natin kalugar. Ganito po yun. Kasi naghahanap siya ng bahay. Mm. Eh, napagtanungan kami. Kaya, tinulungan namin. Ang yaman naman ng bago niyong kaibigan. Nabigyan kayo ng mamahaling mga gamit? Oo nga, Ricky. At maganda rin siya. Talaga? Oo. Alam mo, pag nasa bahay kami ni Aling Ludy, laging masasarap ang kinakain namin. Ludy pa ng pangalan niya? Mm. Eh, anong ginagawa niya rito? Eh, nagbabakasyon daw siya. Napagod kasi sa trabaho niya sa Maynila. Alam mo, sabi nga niya sa amin, oh, kung gusto rin namin magtrabaho, kasi kaya niya kaming ipasok sa Maynila. Sa Maynila? Ay, hindi. Dito rin sa probinsya. Yun naman, sinabi ko na nga Maynila eh. Nagulat lang naman ako. Ito naman oh. Alam mo, para naman nakakatakot yun. Bakit naman? Eh, kasi malayo ang Maynila dito. Wala kang kamag-anak doon. At balita rin na maraming napapahamak doon. Alam mo, kung lahat ng tao ganyan nang iisipin, wala lang aasenso. Hmm? Dapat pala hindi nalang ako sumamang mamasyal sa'yo dito sa park. Huwag kang mainis, Eva. Hmm? Nagmamarasakit lang naman ako eh. Alam mo namang mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oh, ayan. Tigisa kayo ng pabango. Katulad yan ang pabango ko. Oh, thank you. Thank you, Aling Ludy. Thank you po. Higit pa riyan mabibili nyo pag nagtatrabaho na kayo ng Maynila. Ay, talaga po? Oo. Gisinghawa din ang buhay nyo. Ay, ako po. Gusto kong sumama sa inyo, Aling Ludy. Nung makaahon naman ako sa kahirapan.
Eh, ikaw, Wina? Gusto ko rin po. Kaso, lolo ador ko. Baka hindi ako payagan. Ay, ako, walang problema, Alin Ludy. Dahil ako na lang po ang magpapasya para sa sarili ko. Ah, buti. O, sige, sige. Isasama kita pag-alis ko next week, Eva. Paano naman ako, Aling Ludy? Gusto ko rin sumama. Oh, teka. Ah, ganito. Kakausapin ko lolo mo. Okay ba yun sa'yo? Ay, sige po, sige po. Magiging palagay na ang love ni lolo pag nakilala niya na kayo. Eh, paano kung hindi ka pa rin payagan ni lolo Ador, Vina? Madali lang naman yun eh. O, dito kasa niya. Ha? Ako, magagalit pa ang lolo ko pag ginawa ko yun. Mawawala din yung galit niya pag napadalhan mo na siya ng pera. Oh, Boss Lumber, napatawag po kayo. Gusto ko lang makibalita sa lahat mo dyan, Ludy. Boss, kahit kailan naman hindi pa ako napahiya sa'yo, di ba? Ibig sabihin, may mata talaga. Talagang meron. Mga sariwa at magaganda. Magaling, magaling. Maaasahan ka talaga. Kailan mo sila dadalhin dito? Next week, Boss Lumber. Hintayin mo na lang ang tawag ko, okay? Lolo! Oh. Bukas po sasama ko dito si Aling Ludy. Yung bayamang kaibigan niyo ni Eva? Opo. Loko. Apo. Hindi ba't sabi ko sa'yo, ayokong umalis ka. Abay, mahirap na. Baka mapahama ka. Hindi natin kilala lang lubusan ang sasamahan mo. Kasama ko naman po si Eva eh. Ay, bata rin si Eva na tulad mo. 19 lang. Matanda lang sa'yo ng 2 taon. O eh, anong magagawa niyo para makaligtas kung sakasakali man? Eh, wala naman kayong kakilala sa Maynila. Mukha naman pong mabait si Aling Ludy. No, sige na. Pumayag na kayo sumama ako sa kanya. Apo, para makaipon ako at makapag-aral sa kolehiyo. Oh, bukas po ha, kakausapin niya kayo. Apo. Oo, pakinggan niya naman sasabihin niya. Aling Ludy, pasensya na ho kayo sa bahay namin, ha? Ikaw, ayos lang yung Bina. Asan ang lolo mo? Ay, parating na po yun. Kaninang umaga pa siya nagpadyak, eh. Bina, ay, oh. Ayan na. Narito na po kami ni Aling Ludy, lolo. Oh, narito na pala ang bisita mo. Opo. Ay, ba? Ludy. Ah, kilala niyo siya, lo? Itay. Ha? Teka, ba't tinawag niyo siyang itay? Aling Ludy? Siya na po ba? Itay? Ha? Oh. Nasira ang bahay natin sa summer. Tinangay ng bagyo. At yun din ang ikinabatay ng iyong ina. Ano po? Tinulungan ako ng kaibigan kong taga rito sa Bicol. Kaya kami napunta rito ng anak mo. Anak niya ako? Lolo? Oo, apo. Si Ludy, ang iyong ina. Kayo? Kayo ang walang kwenta kong ina na nang iwan sa akin kina lola at lolo? Hindi ko alam na mangyayari ito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawan! Hindi! Ang sama talaga ng loob ko, Eva. Sana nga hindi nalang kami nakita. Huwag ka nang umiyak. Buti nga nagkita kayo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na makita pa ang magulang nila. Nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing maaalala ko,
Niniwan niya ako ng maraming taon. At least ngayon, makakapag-aral ka na nang hindi nagtatrabaho. Dahil nandiyan si Aling Ludy para pag-aralin ka. Nga lang, dapat magbagong buhay siya. Dahil di ba sabi mo, pinagtapat niya sa inyo na pagbubugaw sa mga teenager na babaeng trabaho niya? Oo. Kaya nga, nakaligtas tayo sa ganung trabaho. Hingin mo na lang sa nanay mo na magbago na siya. Magiging masaya na kayo, matutulungan mo pa siya, at magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Wala pa rin ba siya, itay? Oo. Oh, malamang nagpunta yun kay Eva. Doon sa kaibigan niya matalik. Alam ko ba ang bahay niya? Gusto ko sana magpunta roon tayo. Pero baka lalong magalit sa akin si Wina. Nabigla ang alak mo sa kanyang latunglasan. At nasaktan din. Kaya hayaan mo muna natin siya. Pag hindi siya buhay hanggang mamaya, akong susundo sa kanya kina Eva. Itay, pasensya na po sana kayo. At patawad po. Ang laki na pagkakasala ko sa inyo ni inay. Pumanaw siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Tapos na yun, anak. Marahil, niloob ng Diyos na magkita-kita tayong muli upang mamulat ka sa iyong mga pagkakamali. At punan mo ang iyong pagkukulang sa iyong alam. Itay, papatawad pa kaya niya ako? Baka nandito pa rin kayo. Dapat umuwi na kayo doon sa malaki yung bahay. Pina, anak, alam ko napakalaki ng pagkakasala ko sa'yo. Pero sana, bigyan mo naman ako na pagkakataong maituwid ang aking mga pagkakamali. Samahan niyo. Pinalikuran yung responsibilidad niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na isilang ako dito sa mundo. Tapos nakuha niyo pang pagbugaw ng kabataang babae para lang kayo magkapera. Inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ko, anak. At siguro nga, ito na ang panahon upang tahakin ko na ang tamang landas. Sana tulad ni itay, samahan mo rin ako sa landas na iyon. Sa awa ng Diyos, pinatawad ako ng aking anak at ang pangyayaring iyon ang naging daan upang ako ay magbagong buhay. Sana po inyong hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Ludy at ito ang aking buhay. Laging mayroong puwang para sa nagbabagong nilalang. Huwag lamang balikan ang masamang kinasanayan. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jenalyn De La Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho, at Susan Robles sa papel ng Ludy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyales. Ito ang aking buhay.